ginagawa sa akin ito. Kapagpili natin ang katotohanan, wala tayong dapat ikatakot para di Zamora. Confesión. Ang ating patutungo ay isang lugar na kung saan hindi kikilos ang mga dahon nang walang kumpas ang mahal na Panginoon Diyos. Perdugo. Padre Zamora, ¿algunas últimas palabras? No. Oh, anda. Observen, el garrote, así sufren los traidores y herejes. ¡Verdugo! Thank you.
Project niya yan. Ba't din niyo gawin? Sumasagot ka lang ngayon, ha? Ay, mapalag ka na. Gusto kong tali ka namin sa poste. Mapalag ka na. Ilan na ako, ako naman eh. Bakit? Tropa mo ba to? Hindi. Eh, ba't nakikialam ka? Hindi mo lumalaban. Ba, ikaw lalabang ka? Joaquin, graduating student ka. You should not be showing responsible behavior. Responsable po ba yan? Okay, given that you were just protecting someone. Pero bakit kailangan makapagsuntukan ka pa? Joaquin, baka gayahin ka ng mga schoolmates mo. Speaking of graduation, ano palang plano mo after high school? Joaquin, alam naman natin na hanggang high school lamang sponsor mo. Hindi lang ikaw ang pinaproblema ng orphanage na to. Marami pa rin sa mga orphans ang gusto pa rin makapag-aral. Siya nga pala, kakausarin ka ni Ms. Navarro. As we know, open pa naman Ortega Scholarship para sa mga valedictorian na graduates. Sir, malilate na po ako eh. Pasensya na po sa nangyari kanina. Excuse me po. Siya nga pala, next Monday, wala ako dito sa class because Joaquin and I are going to this public speaking contest. So, you better get ready, Joaquin, ha? On the spot daw yung theme. Pero, youth leadership naman daw yun usually. Ma'am, pwede po bang iba na lang? Iba? Joaquin, first of all, huwag mong palalampasin yung chance ng scholarship. Second, it's high time you step up. Huwag ka mag-alam, magpa-practice tayo dito sa class, ha? Ah, and oo nga pala, sabi ni Ma'am Jo, ano nyo sa drama club, sino daw ba magaling mag-drawing dyan para makatulong dun sa pag-sketch ng costume at mga props? Who wants to volunteer? Ma'am, ako na lang po. Kaming dalawa ni Andrea. Okay, thank you, Gary. Thank you very much for your cooperation. Now, let's turn your books to page 40. Matibay ang aking paniniwala na ang ligang ito ang magsisimula ng pagbabagong nais natin. Layunin ng La Liga Filipina ang mapagkaisang bayan. Malabanan ang karahasan at hinustisya, mabigyan ng proteksyon ng bawat isa kung kinakailangan, at mapag-aralan ng reforma para sa bayan sa mapayapang paraan. Salamat sa inyo. Andres Bonifacio. Laking tundo. Kamusta ka, Andres? Mabuting mabuti ho. Tumatak sa aming isipan ang inyong mga nobela. Dr. Rizal, ipagpaumanhin niyo po. Gusto ko lang maunawaan. Sa parehas ninyong nobela, ang armadong himagsikan ay hindi nagtatagumpay. Dahil hindi patalim o pistola ang daan patungong kalayaan, Andres. Kailangan nating armasan ang ating mga sarili. Dito. Higit lalo. Dito.
Yan ang mga sandatang inagaw sa atin ng mga Kastila. Yan ang kailangan nating ibalik sa ating bayan. Oye, Indio. Saan ka punta? Dito lamang ako nakatira. Galing ako sa trabaho. Sedula. Daan-daan. Galaw, Indio. Sedula. Pinapangako ko sa inyo, balang araw, hindi na natin kailangan pang lumukod sa mga Espanyol. Kayong lahat, magiging mga anak ninyo, magiging pamilya ninyo, lahat kayo, magiging malaya. Ladislao? Masamang balita, Andres. Napag-alaman na ng mga Kastila ang Laliga. Tinakip si Rizal. Andres? Dr. Rizal! Ikinalulungkot ko sa ganitong pagkakataon tayo magkakausap. Nakahanda na ang mga kasama natin. Itatakas ka namin dito. Kung lalabas ako dito, hindi sa paraang pagtakas. Hindi ito ang pagkakataon para igalang ang batas. Hindi kinikilala ng Espanyol ang karapatan natin. Andres? Kung ganyan mga tuwira ng bayan, magkakagulo. Hindi magtatagal. Dadaan na kang dugo. Gustuhin man natin o hindi, dadaan na kang dugo. Umalis ka na, Andres. Mapapahama ka lamang dito. Kapag nanatili ka rito, paano na mga inumpisa mong laban? Katawan ko lamang kayang subirin ng mga rest na ito. Hindi nito kayang pigilan ng kaluluwa ng paglaban. Sige na, Andres. Sige na. Pagkadakip kay Rizal, ano mangyayari sa Laliga? Tiyak, dadakpin din ang mga praile. Ang lahat ng mga sumusuporta dito. Hindi. Hindi tayo makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi ako susuko sa mga Kastila na yan.
Anong gagawin natin ngayon? Hindi naman maaaring tumigil na lang tayo sa paglaban. So, tono na ating pananalita. Tila napupuno na tayo sa lahat ng mga nangyayari. Kailangan na nating kumilos. Kailangan natin ipakita na lalaban tayo. Ang kailangan natin ay magbuo ng isang bagong samahan na magbubuklod sa buong taong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Hindi naging matagumpay ang mapayapang pagbabago na isinusulong ni Dr. Jose Rizal. Kung nais natin ng tunay na kalayaan, wala nang ibang paraan kundi ang himagsika. Mapanganib ang ating tatahakin. Pero hindi dapat tayo matakot kahit sa kamatayan. Isipin natin tayo'y malakas, matibay, at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Gary, ito yung hinahanap ko. Isa siya sa mga babae na nasa likod ng Revolusyon ng Pilipinas. Ganda naman niya. Parang ikaw lang eh. Siya yung humuli sa puso ni Andres. Gregoria de Jesus. Teodoro, nakarating sa akin ang balita na sumapi ka raw sa grupo ng mga Mason. Po? Naku, Chinicolas. Ipagpaumanin po ninyo. Wala pong katotohanan yung mga balitang nakarating sa inyo. Sana nga, Teodoro. Delikadong mapagkamalang kang Mason. Kapag nalaman ito ng mga praile, baka pati kami malagay sa peligro. Andres, may kailangan ka ba sana ko? Ay, wala po, Chinicolas. Sinamahan lang po niya ako. Sigurado ka? Opo, Chinicolas. Bueno, sabi ko na ang gusto kong sabihin. Maaari na kayong umalis. Salamat po. Magpapaalam na po kami. Sige. Kasama ka bang pumasok sa pagkamason? Oo. Hindi ba ang mga mason hindi naniniwala sa Diyos? Imbento lamang yan ng mga praile. Pero ang katotohanan sa aming mga mason, una sa lahat ang Diyos. Isa pa, dito, malaya kitang nakakausap. Parang awa niyo na, Padre. Hindi na po ano po ng malaria ang anak ko. Maaari na po sana mahingi ang aking sahod.
Tatlong buwan na po kami hindi sumasahod, Padre. Kailangan din po namin mabuhay at bumuhay ng pamilya. Awa. Kilala ko yung taong yun, ah. Labis na po ang pagpapahirap niyo sa amin. Anong klaseng Panginoon ang meron kahit walang halaga ang buhay namin sa inyo? Sino ka? Para hamunin ang pamamalakad ko. Sinabi ko, hindi pwede. Ay, para niyo nang awa, may sakit po ang anak ko. Sinpagwenta! Marami ka pang sinasabi. Ikulong mo ang demonyo to! Kayo ang demonyo. Magnanakaw, manggagahasa, mamamatay ka! Mahayop! Kung ayaw nyo matulad sa demonyong to, matuto kayo sumunod sa utos ko. Maging aral ito sa inyo, mga Indio! Anak ko! Sabi ko na ba sa'yo, sumunod na lang tayo. Paano mo kinainsikmurain ang kalupitan ng mga priling yun? Bakit wala tayong ginawa? Hindi yun ang tamang lugar. Saan? Kung hindi yun ang tamang lugar, saan? Kailan tayo pwedeng lumaban? Pinapatay na ang mga kapwa natin kung saan-saan, Andres. Uriang, may malaking plano at pagkilos na magaganap. Nagtatag kami ng isang kilusya na lalaban sa mga Kastila. Kilusan? Isang kilusan na magpapatigil sa kalupitan ng mga Espanyol. Sasama ako. Hindi, maaari. Bakit? Oo, babae ako. Pero kaya kong lumaban. Ayokong makita ang tinatrato tayo na mas masahol pa sa hayop. Hindi ako papayag. Uriang, minsan na akong nawalan ng babaeng iniibig. Wala akong nagawa para iligtas siya. Ayoko nang maulit yun. Hindi sa pagkakataong ito. Ilan na ba ang bilang ng mga kasali? Mga 300. Sa buong Maynila? Sa buong bansa. Paano natin maisasagawa ang himagsikan kung 300 tayo? Isang taon na ang nakalilipas. Napakabagal naman yata ng pagkalap ng mga kasapi, Teodoro. Hindi agresibo ang pagkalap ng impormasyon sa kanayunan. Kuya, bakit kasi hindi na lang ikaw ang mamuno ng kilusan? Hindi ba ito ang tamang panahon? Kuya, malaki ang kumpiyansa sa'yo ng kilusan. Mas marami tayong mahihikayat na mga tao kapag ikaw ang namuno. Doro. Andres. Ikaw ba'y napaparito para sa plano ng katipunan o para ligawan ng kapatid ko?
Magsabi ka ng totoo. Mangyari kasi, Andres. Mangyari nga, no? Anong nangyari? May nangyari na sa inyo? Ay, wala po. Wala, kuya. Nagmamahalan po kami ni Teodoro. Gano'ng katagal na? Araw-araw tayong nagpupulong. Papaanong may ibang pagpupulong na nangyari sa inyong dalawa? Andres, naghahanap lamang ako ng pagkakataon para sabihin sa'yo. At sa palagay ko eh, ito na ang tamang oras. Andres, gusto ko sanang hilingin ang kamay ni Nonay. Kuya, alam ko lahat ng sakripisyo mo para sa amin. At alam ko na maayos mo kaming pinalaki at inalagaan. Kuya, may tiwala ako kay Teodoro. Hindi niya ako pababayaan. Andres, hindi ko sasaktan ang kapatid mo. Mamahalin ko siya at aalagaan. Kapantay ng pagmamahal mo sa kanya. Nonay, magiging maligaya ka ba sa pasya mo? Mahalaga sa akin ang kaligayahan mo. Joaquin, alam mo, dapat ikaw na lang tumulong sa amin. Kasi ang galing mo mag-drawing, oh. Oh, tignan niyo to, oh. Sulat ni Oriang? Liga, tignan mo to. Ako po ay si Gregoria A. De Jesus, na taga Caloocan, dalagang Tagalog. Ako po ay may tratong mag-asawa sa aking novyo na si Andres Bonifacio na taga Tondo. Ginoong Nicolas, iniibig ko ang anak ninyo. Nais ko po sanang hingin ng kamay ni Oriang. Hangad po namin na magsama na. Sana po, mapayagan ninyo kami. Hindi ko kayo mapapayagan. Hindi ko ipagkakatiwala ang anak ko sa isang mason, sa isang erehe. Ipagpaumanhin po ninyo, pero mali po ang pagkakakilala niyo sa akin. Ipagpaumanhin mo na rin. Ipagpaumanin mo, dahil hindi mo na muli pang makikita ang anak ko. Wala na siya rito. Wala na po akong mahihilin sa buhay ko, hindi si Oriang. Malinis po ang hangarin ko sa kanya. Handa po akong ibigay ang lahat. Lahat. Kung hihilingin po ninyo na ako'y lumayo, gagawin ko
Napapakalayo ako. Pero sana ko, huwag niyo naman mong pahirapan si Maria. Maawa naman ho kayo. Wala ho siyang kasalanan. Espiritu Santo. Amen. Maari mo nang halikan ang iyong asawa. Aling pag-ibig ba ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Andres? Napakagandang tula. Para sa iyo at sa inang bayan. Mahal na mahal kita, Andres. Sana hayaan mong mahalin ka rin ang prinsipyong iyong pinaglalaban at ang inang bayan. Mabuhay ka, Lakambini. Ngayong kasapi ka na ng katipunan, maging isa kang kandila na magbibigay liwanag sa pagkakaisa ng marami pang mamamayan para sa karangalan, katarungan, at kalayaan. Tatlong taon na tayong nangangalap na mga miyembro. Subalit hanggang ngayon, parang nagbubulag-bulagan pa rin ang mga tao sa kalupitan ng mga Kastila. Malalim ang takot na itinanim ng mga Kastila sa puso at kaisipan ng ating mga kababayan. At hindi ito madaling maalis. Pero kung patuloy silang matatakot, lalong mababaon sa pagkikahos at kaapian ng bayan ito. Bakit, Andres? Bakit bigla ka natahimik? Narito ako noon. Nakita ko kung paano nila ginarote ang tatlo. Hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lamang. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko mayalis ang tingin ko sa kanila. Habang pahigpit ang yakap ng kamatayan sa kanilang mga tipten. Ngayon, nauunawaan ko na. Leo!
tuloy ka. Ano ang kalagayan ng Katagalugan noong unang panahon? Malaya at matahimik ang ating bayan bago ito sinakop ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Inabuso ng mga Kastila, lalo na ng mga praile, ang kanilang kapangyarihan. Sila ang mga manlulupig. Ano ang magiging kalagayan sa darating na panahon? Pupuksain ng katapangan ang kasamaang sumasakop sa ating bayan. Nasa harapan mo ngayon ang pinagbibintangang traitor. Ano ang hihahatol mo sa kanya? Kamatayan. Emilio Aguinaldo, ngayong kasama ka na sa Kilusan, ano ang nais mo itawag sa'yo? Magdalo, Supremo. Magdalo. Binabati kita kasamang Magdalo. Alay mo yun. Ibig sabihin, naging magkaibigan si Aguinaldo at Bonifacio? Hindi naman tumagal yung pagkakaibigan ng dalawa. Kasi traidor daw si Bonifacio, di ba? Hindi ko kaya masisisi kung yun ang nababasa ninyo sa inyong mga libro. Hindi ba nakakalungkot na ang isang taong nag-alay ng buhay sa labanan para sa kalayaan ay tinataguriang traidor? Basahin mo, para sa pagbabago. Para sa ating kalayaan, basahin mo. May isang taong handang mamuno ng himagsikan laban sa mga Kastila. Sino po yung tatang? Ang tawag sa kanya. Supremo. Maligayang pagdating. Mabuhay mga kapatid! Maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagpupulong nito. Ako po ang inyong lingkod, Andres Bonifacio. Masaya ako sa inyong pasya na makiisa sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Narito po ang kasamang Emilio Jacinto upang pangunahan ang inyong pagsanib sa katipunan. Muli, maligayang pagdating.
Ang sabi ng alamat, nasa bundok na ito ang espiritu ni Bernardo Carpio. Mararamdaman ang kanyang kapangyarihan sa kuwebang ito, lalo na tuwing sasapit ang Biyernes Santo. At dahil sa kanyang pambihirang lakas, sanggol pa lamang siya, ay kaya niya nang bunutin ang mga pako sa kanilang bahay. At nang siya'y magbinata, nakatagpo siya ng isang kabayong malapit ng mamatay. Pero nang kanya itong hawakan, ay bigla itong gumaling at lumakas. Simula noon, si Bernardo Carpio at ang kanyang kabayong pinangalanan niyang Hagibis ay naging tagapagtanggol ng bayan. Pero hindi lamang dahil sa lakas, ang tapang ni Carpio ang naging sandigan niya para pamunuan ang pag-aaklas laban sa mga Kastila. Noong simula, nagtagumpay si Carpio. Pero humingi ng tulong ang mga praile sa isang engkanto. Sinukul nila si Carpio sa kuwebang ito. At inipit siya ng dalawang nag-uumpukang bato. Hanggang ngayon, ay nagpipilit na kumawala si Carpio mula sa dalawang nag-uumpukang bato. At tuwing itutulak niya ito, nararamdaman natin ang pagyanik ng bundok. Ang alamat na ito, ni Bernardo Carpio, kailanman ay hindi makakalimutan. Ang kwento ng kanyang katapangan at pagsasakripisyo para sa bayan ay patuloy na mag-aalap hanggang sa makamit natin ang tunay na kalayaan. Noches, padre. Detecto cambios en el comportamiento de los indios. Sospecho que la mayoría se está afiliando a la masonería. No me gusta esto para nada. ¿Estás seguro de su información? No soy yo, sino usted quien debe contestarme esa pregunta. Ha sido la iglesia quien ha mantenido el orden en esta colonia. Durante más de 3 siglos, la iglesia ha mantenido la paz, relación y entendimiento entre los españoles e indios. La fundación de la masonería en esta colonia fue por los peninsulares. Mientras estén en el poder, no debemos preocuparnos. ¿No allá usted? Usted es el gobernador general. Pero le advierto, espero que no se le adelanten los indios. Malaking pagsubok ang kinalangang pagdaanan ni Andres. Isa na rito, nung magkaroon ng malaking sunog sa tundo, kung saan kasamang nasunog ang kanilang bahay. Kinupkup si Andres Aturiang ni Dr. Pio Valenzuela na siya rin nagluwal ng sanggol na mag-asawa. Pero ilang buwan matapos na panganganak ni Uriang, ay agad binawian ng buhay ang kanilang sanggol.
Wala akong karapatan para pagdudahan ng mga plano. Pero kailangan kong maunawaan kung bakit nangyari to. Alam mong mahalaga sa akin ng pamilya ko, ang anak ko. Wala ako doon para mailigtas siya. Nandun ako. Nakikipaglaban para sa kalayaan ng mga tao. Nakikipaglaban para sa kanya. Sa kinabukasan niya. Diyos ko, sinasabi mo ba sa akin? Gusto ko po nalaman ito. Sapat ba ang laban ito katumbas ng buhay ng anak ko? Si Bonifacio sa mga oras na yun. Di ba nga nagre-ready sila para sa revolusyon? Pamilya niya yun, di ba? Inuuna pa ba niya yung magiging bayani? Hindi naman niya inisip na tatawagin siyang bayani. Di ba dapat siguraduhin niya muna nasa mabuting sitwasyon ang pamilya niya? Para kay Bonifacio, para din sa pamilya niya ang laban ng katipunan. Hindi lang pamilya niya ang iniisip niya. Itinuring niya ang pamilya din ang buong bayan. Ang mahirap minsan, may ibang tao na walang ibang iniisip kundi sariling pamilya. Kahit na malagay sa panganib ang ibang tao. Matagal na akong naghihintay at naghahanap ng grupo na tulad ng katipunan na maaaring magsimula ng pagbabago. Maraming taon na rin tayong nagtiis. Kung hindi dahil sa sinimula ng Supremo, hindi tayo makakikita ng pag-asa. Ang mahalaga, magpatuloy ang pagpalaganap ng ating kalayaan para mas dumami pa ang bilang ng ating miyembro. Patino! Saan ka pupunta? Biro ang mga naririnig kong plano ng revolusyon. Kailangang maging maingat tayo. Kaya kapag nagkagulo, pati ikaw madadamay. Paano mo nalaman ang tungkol sa revolusyon na sinasabi mo? Karamihan sa mga kasama ko sa Diyari de Manila ay mga rebelde. Diyos niyo. Bakit hindi ka magsabi sa Gobernador Silio? Se encontráis algo, a sus órdenes, padre. ¡Anda!
Venga, dime la verdad. Umamen ka na. Umamen ka na! Wala po. Karalaman ko. Sira sa pininyo. Ganun, ha? Sabihin niyo sa pinuno ng mga konseho, ipinapatawag sila lahat ng Supremo. Ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong mga nauna, tayo na may lakas. Tayo na may kakayahang lumaban. Tayo ang makapagbibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng katipunan, pinauubaya ko sa iyo ang desisyon na gawin kung ano ang sa tingin mo ang nararapat. Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ang kanilang pangaapi. Sa laban ng ito, isusuong natin ang ating mga buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula! Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat! Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata. Mas malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalubig! Tayo ang magtatagumpay. Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamay-ari sa lupang ito! Sa atin ang bayan ito. Pulitin ang mga sedula niyo! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang Revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Oh, ito yung sedula na pinunit nila sa bakuran nila at Tandang Sora. Solid to ah! Yung sedulang yan ang nagsasabi na sa Bonifacio ang naging unang pangulo. Ano daw? Pinunit lang? Pangulo na kagad? Hindi. Yung sedulang yan... Ang ibig sabihin, sa pagpunit ng sedula ay kumalas na tayo sa gobyerno ng Kastila. At ang Katipunan ang naging unang gobyerno ng Pilipinas.
Kaya si Bonifacio ang unang pangulo. Pero hindi lang sa pagpupunit ng sedula, nasusukat ang pagiging pangulo. Thank you.
Tatlong daang taon nyo kaming inalipin! Kaya ang lahat! Para sa kalayaan! Atsya! Ang labanan na iyon ang nagbigay niyang lakas ng loob at inspirasyon sa iba't ibang mga lalawigan para mag-aklas at labanan ng mga Kastila. Pero hindi lahat ng labanan ay naging tagumpay. Dahil sa kakulangan ng mga armas, dumating ang panahon na pinakamasakit para sa Supremo. Buhay. Buhay ng mga katipunero naging kabayaran para sa kalayaan ng bayan. Sunod-sunod na ang pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hindi magtatagal, tuluyan itong babagsak. Hindi maganda ang reputasyon nito. Ang tingin sa kanila yung mga tulisan, mga bandido. Sa tingin ko, walang kakayahan si Bonifacio para pamunuan ang revolusyon. Kailangan natin ng bagong liderato. Magsagawa tayo ng isang halalan. Imbitahan natin si Bonifacio. Bago natin pag-usapan ang planong pagpapatibay ng depensa, tapos sigurong desisyonan muna natin kung sino dapat mamuno dito sa Cavite. Magkaiba ang gusto na magdiwang at magdalo. Kaya nga tayo sinamahan ng Supremo para ayusin ang ating mga problema. Pwede nating itanong sa kanya kung ano ang mas mabuti para sa Katipunan. Nasaan si Emilio? Walang galang na. Mataas ang tingin ko sa Supremo. Dahil siya nagpasimuno ng revolusyon. Pero kung sa pagpababuti ng Katipunan ang pag-uusapan, sunod-sunod na pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hinay-hinay lang sa pagsasalita, Baldomero. Halos lahat ng mga Kastila ay nasa Maynila. Kami ang sumasalubong at umaatake sa mga sundalo. At kaya kayo nananalo dito sa Cavite dahil wala kayong masyadong kalaban. Tama na. Hayaan natin siyang matapos. Kailangan natin magdatag ng isang gobyerno. Ngunit ang Katipunan ang tumatay yung gobyerno natin. Meron tayong mga batas na dapat natin sinusunod. Tandaan yung lahat na hindi tayo aabot sa kinalalagyan natin kung hindi dahil sa revolusyon na inumpisahan ng Katipunan. Para maging patas at sa ngalan ng demokratiko, ating bigyang galang ang karapatan ng ating mga kapatid na kung sino ang karapat-dapat na maging pinuno ng ating gobyerno. Tayo ay magsagawa ng isang halalan. Kung magtatatag ng bagong gobyerno, walang ibang dapat na mamuno, kundi ang Supremo, dahil siya ang nag-organisa at nagplano ng revolusyon. Madaming tayong mga kapatid na nakipaglaban, nakipagdigmaan, na hindi naman kasapi ng Katipunan. Dapat lang nabigyang galang ang kanilang opinyon at karapatan upang malaman kung sino sa atin ang mamumuno. Nanganganib na ang mga bayan sa Cavite. Kung tiwala ang Supremo sa kanyang kakayahan, walang dahilan para hindi magdaos ng halalan at para marinig ang boses ng nakararami.
At ang nanalo bilang presidente, si Emilio Aguinaldo. Magandang regalo ito para sa kanyang kaarawan. Dahil si Andres ang nakakuha ng pangalawang pinakamaraming boto, marapat lang na siyang italagang pangalawang presidente. Kailangan marinig ang boses ng karamihan. Sumasang-ayon ba kayo na si Andres na ang maging pangalawang presidente? Sang-ayon ako! Hindi sapat ang mga sumasang-ayon. Kinakailangan magsagawa tayong muli ng isa pang halalan. Bilang Direktor de Guerra, Emiliano de Dios. Bilang Direktor de Interior, Andres Bonifacio. Saglit lamang. Hindi maaaring hawakan ng isang hindi nakapagtapos ng abugasya ang posisyong ito. Alam naman nating lahat na si Andres Bonifacio ay hindi nakapagtapos. Ano sa tingin ninyo? Magagampanan ba ito ng isang taong walang pinag-aralan? Tirona! Kanina mo pa ako iniinsulto! Hinahamon mo ba ako? Halika, magduelo tayo! Supremo! Ha? Supremo, huwag! Huwag mong gagawin yan! Andres, huwag. Malinaw ang naging usapan. Nagkasundo tayo, nagagalamin natin ang kalalabasan ng halalang ito. Pero kayo na rin ang sumira ng usapan. Bilang supremo ng katipunan, pinapawalang bisa ko ang halalang ito. Hindi ko itinataya ang buhay ko para magkaganito tayo. Hindi ako ang kalaban. Dahil sa di pagsunod sa atin ni Bonifacio, ay baka maging simula ito ng paghiwalay sa ating hanay. Maraming papanik kay Bonifacio. Hindi sumusunod sa atin ang katipunan. Sigurado ako magiging hadlang sila sa ating mga plano. Hindi natin magagawa ang gusto natin sa bayan. Kapag hindi natin tinanggal si Bonifacio, bukod sa Kastila, baka maging kalaban pa natin ang katipunan. Dakpin, si Andres Bonifacio. Thank you.
napatunayan ng hukumang ito ng walang pag-alinlangan na ikaw, Procopio Bonifacio at Andres Bonifacio ay nagbalak na pabagsakin ang pamahalaan, paslangin ang presidente at magdeklara ng himagsikan laban sa pamahalaan. Kayo ay hinahatulan ng parusang naaayon sa inyong mga kasalanan. Kailangan mong magpalakas. Hinihintay ka na ng mga kasamahan natin. Sabihin mo sa kanila, tuloy ang laban. Pero Andres, patawarin mo ako. Kung dahil sa akin, napahamak ang mga mahal ko sa mga. Sila. Yung anak natin. Huwag kang magsalita ng kanya. Pati ikaw. Wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan. Nanaginip ako. Naninirahan daw tayo sa isang bayang malaya. Mga tao'y nabubuhay ng maligaya at taisig. Nagkakaisa. Sandaling panahon na lang. Matutupad ng iyong mga pangarap. Lahat ng iyong sinimulan at pinaglaban. Gabi na. Kailangan mo nang umalis. Mahal ko. Hintayin mo ako. Bukas magising mo. Nandito lang ulit ako. Ilabas ang mga yan. Dali! Kailangan ko makausap si Emilio. Kahit isang saglit lang. Pasensya na. Masama ang pakiramdam ng presidente. Thank you.
aking asawa. Excelensya, nandito si Oriang. Ibaba yan. Itabi niyo sa kapatid. At Procopio Bonifacio. Kayo hinahatulan ng kamatayan. Sino man ang sabi ng patol niya? Pagpamanhin mo na, kapatid. Tumutugon lang sa utos. Malubha ka na. Mabuti sigurong tapusin ko ng buhay mo sa patalim. Huwag niyo akong patay na nakatalikod! Traidor bang ituring ang taong ibinigay ang lahat alang-alang sa kalayaan? Masakit isipin na kulang ang mga nakasulat sa inyong mga libro tungkol kay Bonifacio. Pero ang mas masakit ay ang patuloy na pagpatay sa ating mga bayani, ang pagsasawalang halaga sa kanilang mga ipinaglaban. Papakilala ko sa inyo ang unang pangulo. Naririnig natin ang mga storya tungkol sa kanya. Nababasa, na pag-aaralan. Pero hindi natin alam ang mga totoong pangyayari. Kaya hayaan niyo po ako na ikwento sa inyo ang tunay na buhay ni Andres Bonifacio.
Ikaw, anong kaya mong gawin para sa inang bayan? Sa revolusyon, di uusat kung lakad ay pa.
nagkaroon ng pagkakataon na makapagpakilala. Simula noon, ang tawag nila sa akin ay Young Pasimuno. Habang anais ko lamang naman ay mamuno at ituro ang daan. Katulad nyo rin naman ako tinulak sa burak pagkatapos pagbintangan ng mga taong aking itinuring na kapatid. Gamit ako silulupit na hawak ay pinati lahat ay kailangan lumaban kapag inaapi na kahit tumanak ang dugo at ang puti maging pula. Matapos ang lahat ang sinulat ang sabi nila kung sino ako talaga ay kilala mo ba? Lupang tinatapakan mo bakas na nilakaran ko dusang walang umiiral na mag-isa, Hoven. Lahat ng mga nauna sa atin, inialay nila ang buhay nila para sa kalayaan.